dumaraan ang mga oras, tila lalo namang dumarami ang mga palaka. Kinikilabutan man ako sa dami ng palakang naglunod-dagan sa paligid ko. Batid kong pera para sa pamilya ni Mang Arnold ang katumbas ng bawat isa sa mga ito. Dapat itutulak. Mga kilabot. Oras na kaming nangunguha ng palaka. Medyo marami-rami na rin laman yung mga basket namin. Pero sabi ni Kuya, mas kaunti raw yung palaka ngayon kumpara sa mga nagdaang araw. Inabot ng sikat ng araw sa pangunguha ng palaka si Mang Arnold. Bago mag-alas 6 ng umaga, dumating na ang buyer ng palaka. Hindi ako makapaniwala na sa magdamag na paglusong namin sa putik para manguha ng mga palaka, ganito lang ang kinita ni Mang Arnold. Pahinga lang ng konti at balik sa trabaho si Mang Arnold. Di tulad ng anak niyang si Arlene, si Mang Arnold ni hindi nakatapos ng elementarya. Hanggang third year high school naman ang kanyang misis. Kaya naman, ganun na lang magsumikap ang mag-asawa para sa edukasyon ng panganay na si Arlene at dalawa nitong kapatid. Pangarap nga po namin ay yung makatapos siya ng pag-aaral para naman hindi siya magaya sa amin na eto nga, sabi ko nga, tinamay buhay natin hanggang dito. Parang sa bukid lang kami, ganun. Ikaw sana kako eh. Sana makapagtapos. Pero dumidiskarte rin ang sarili ang magkaibigang Arlene at Camille. Si Arlene nagtitinda sa palengke. Magkano ba yung kinikita mo sa pagtitinda? Depende po kasi pagka pumapenta, malakas pero pagka hindi, konti. May naipon ka na ba? Meron naman na po. Talaga? Magkano na? Hindi ko po binibigay na sa alkansya. Anong balak mo dun sa laman ng alkansya mo? Eh, pandagdag po pagka po nagpasukan niya. Si Camille naman, tutor ng isang kapitbahay. Practice na rin ito dahil education ang gusto niyang kurso. Nag-serve daw si Aling Narda ng fried fish, pinirito isla. Halos 1 month pa lang po kasi yung nag-tutor, ang sweldo ko po 1 month, 500 lang po. Sa pagdaan ng mga araw, tila naman nagiging desperado na ang magulang ni Camille. Noon pa man, ibinibenta na ng pamilya ni Camille ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Anong tinitirikan ko? Eh, balak lang maibenta. Kaya na may partial ka, di para si Camille makapag-enroll na. Kung ibenta man po yung lupa namin, kailangan ko po talagang maibalik po sa amin yung lupa. Kapag po nakagraduate na po ako, kailangan po mag-porsige po talaga sa pag-aaral. Pero matapos ang pag-uusap, wala pa rin buyer ang lote ni na Camille.
Wala mang sapat na ipon sina Camille at Arlene, pinuntahan nila ang dalawang eskwelahan sa Cabanatuan City kung saan sila nakapasang mag-aral. Dito, nilakasan ni Camille ang kanyang loob, nakausapin ang isa sa mga namamahala sa enrollment. May scholarship po ba kayo for valedictorian po? Yes, meron kami mga academic scholars kung valedictorian, entitled sila sa full tuition fee. Kali miscellaneous fees lang ang babayaran kung valedictorian. Meron tayong mga installment basis. Pwede po ba yung kahit po 1,000 lang, yung i-down payment po? Kung nag-a-approve kasi noon, si accountant, si president, kakausapin lang naman sila, reconsiderate naman sila. Sumunod na pinuntahan ni na Camille ang private school kung saan siya nakakuha ng scholarship. Dahil malaki-laki rin ang babayaran niya, nakipagtawaran uli ang dalaga. Magkano po yung down payment? Ang down payment natin upon enrollment will be 1,500. Bali, yun na po yung pinakamababa. Wala yun na talaga yung standard natin down payment dito sa CRT. Yung total fee natin. Pursigido man si Camille, hindi ko maiwasang malungkot para sa kanya. Ilang araw bago magpasukan, kulang na lang magmakaawa sa mga eskwelahan ang dalagang nagtapos na valedictorian. Tuluyan na nga kayang mapagkaitan ang mga kabataang ito ng edukasyon na pinakaasam.